DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna, May Pangako, ang bukas. Namumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat. At unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Bakit nyo naman ako iniwan, Nanay? Wala na si Itay. Iniwan nyo pa ako. Mahal na magawa yun, Nanay. Kabil, nakikiramay ako. Susi, hindi na nailigtas ng mga doktor ang nanay ko. Wala na siya. Iniwan niya na ako. Kakalungkot. Bigla ang pagpanaw ni Aling Wilma. Na-stroke daw siya, sabi ng doktor. At yun ang dahilan ng kanyang bigla ang pagkamatay. At kasalanan yun ni Rex. Camille. Hindi ko mapapatawad ang lalaking yun, Susie. Hindi ko siya mapapatawad. Ibig mo sabihin, hindi mo siya hahanapin para malaman niya ang nangyari? Ito ang sarap ng malaking dilensya. May pambatak na. May alak pa. Talaga, Rex. Buti nga, hindi nasira ng airmat mo yung lakad natin. Nama, nakatiba tayo ng maganda. Ito nagkataong minalis ang lakad natin, mababad trip din kami sa'yo. Eh, hindi ko naman alam na darating sa airmat ito eh.
Paano, Paz? Kailan ka uwi sa inyo? Saka na! Huh? Mapalipas muna ako ng ilang araw. Ewan kong marinig ang mga sermon nila. Baka patulang ko na silang lahat sa buisit ko eh. Tama! Magpasarap muna tayo at planuhin ang mas malaki nating delihensya. Malapit na ako sa bahay namin. 5 araw din ako nawala. Sana si inay lang ang nasa bahay. Dahil ayoko marinig ang bunganga ni ate. Sigurado, alam niya na ang ginawa ko kay inay. Sobrang madama ang nanay ko eh. Kaya sigurado nagsumbong na siya. Diba, bakit maraming tao sa bahay namin? Magmamadali ako. Bakit umuwi ka pa? Ate? Wala na si inay. Patay na siya. Ano? At kasalanan mo yun. Kasalanan mo! Ate, tama na! Ate, gusto ko makita si inay. Wala kang karapatan silipin ang labi niya. Kahit sandali! Dahil sa'yo kaya siya nasukit na matay! Dinamdam niya ng labis ang ginawa mo sa kanya! Wala kang kwentang anak! Wala! Ate! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Layas! Umalis ang mga nakipaglibing kay inay. Maging si ate. Makakalapit na ako sa puntod niya. Lalapit pa ako. Ngayon, narito na ako sa harap ng puntod ni inay. Nay? Nay, sorry po. Hindi ko alam na mangyayari ito sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patahod po, inay. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Camille, ngayong nailibing na si Wilma, imumungkahi ko sana sa iyo na sa amin ka na tumira pamangkin. Para naman mabawasan ang lungkot mo. Salamat po sa malasakit, Chong. Payag naman ang tiyanati mo. Maganda po sana yon. Kaya lang, ito pong bahay namin. Ibenta mo. Gamitin mo puhunan sa negosyo ang mapagbibilhan nito. Tutal, wala ka ng kasama rito. Tiyak naman, hindi na babalik dito ang walang hiya mo, kapatid. Galit na galit ako sa kanya, Chong. Ganun din ang nararamdaman ko. Ay, kung inabot ko lang siya nung nagpunta sa rito, baka napatay ko siya. Bakit nangyari ito sa mga magulang ko? Sina inay at itay. Kapwa namatay. Dahil sa konsumisyon kay Rex.
mabuting mga magulang naman sila. Kasalanan ng kapatid mo ang lahat. At naniniwala ako, dadalhin niya yun sa kanyang budi. Ganda ng sahig nitong bahay niyo. Ginamitan ko kasi ito ng Star Wax Floor Wax. Star Wax Floor Wax? Lagi namin ginagamit ni Ina yun. Matipid kasi, mura na. Mahusay pang panglinis nitong bahay. Oh, gamitin ko nga rin yun. Oo, subukan mo. Talaga? Hindi ka magsisisi. Oo. Teka, maiba nga pala ako. Anong sabi mo dun sa alok ng chewin mo? Hindi ako pumayag. Ha? Bakit ayaw mo? Maganda naman ang alok ni Mang Dexter. Ito na lamang bahay ang alaalang naiwan ni Nainay at Itay. Ayoko sanang mawala ito. Naalala ko pa noon, masaya kami dito noong mga bata pa kami ni Rex. Noong hindi pa siya natututong bumarkada. Oh, ayan ka na naman eh. Nalulungkot ka na naman. Camille, mahirap kapag palagi kang ganyan. Lilipas din ito, Susie. Siguro naman, hindi ako pababayaan ng Diyos. Paano kung bumalik dito si Rex? Hindi ko na siya patitirahin pa dito. Ha? Kahit magkagulo pa kami. Nay, narito na naman ako sa harap ng puntod ninyo. May dala po uli akong bulaklak. Alam ninyo, mula po nang mailibing kayo, hindi na ako nagpakita kina Auntie. Nagdilinis po ako ng mga sasakyan para may makain at may pambilin tong bulaklak ninyo. Patawarin niyo po ako, Nay. Alam ko, hindi nyo na ako maririnig. Pero hindi ko mapigil na ulit-ulitin ang aking pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Nay. Amang! Lolo, bakit po? Pasensya na, ha? Nagambala kita. Ayos lang po. Papatulong sana ako. Sige po. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Natapilok ako. Oh. Nahirapan akong maglakad papunta sa bahay ko. Pwede mo kaya akong alalayan hanggang doon? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Salamat sa pag-asin mo sa akin dito, Rex. Ayos lang po, Lo. Dito rin para kayo nakatira sa loob ng sementeryo? Matagal na. Supulturero kasi ako rin eh. Katuwang kong asawa ko nun sa trabaho. Kaya lang pumanaw siya. Ipinasya kong dumito na lamang. Bakit po? Di po ba malungkot ang mag-isa? Oh,
naging masaya kami dito noon. Kapiling ang tatlo naming anak. At yun ang ayokong mawala sa alaala ko. Kaya mas pinili kong dumito. Total, mababait naman ang mga kapitbahay ko rito. Yung mga patay po. Sabi nyo, may tatlo kayong anak. Nasaan po sila? Oh, pamilyado na silang lahat. Asawa ng Diyos, may maayos ng buhay. Dalawang beses isang buwan, lumadalaw sila rito. Kaya hindi ako ganong nalulungkot. Nakakausap ko rin sila sa cellphone. Ganon po ba? Na ikaw, araw-araw kitang nakikita rito sa sementeryo. Kaano-ano mo ba yung nasa puntod na dinadalaw mo? Nanay ko po, Lolo Colas. Napakabuti mong anak. Nakikita kong mahal na mahal mo ang iyong ina. Hindi po. Ang totoo, isa po akong walang kwentang anak. Napakalaki po na pagkakasala ko kay inay. Napare, panas talaga si Rexo. Hindi pa rin lumilitaw hanggang ngayon. Oo nga eh. Isang buwan na mula nang mailibing yung airmans niya, wala pa rin siya rito. Wow. Nakabitin tuloy ang lakad natin. Eh, baka mamaya lilitaw siya kapag may biyaya na. Pihingi na naman yun. Ay, hindi na natin siya bibigyan. Sobra na siya eh. Oh, mare, naisip ko lang ano. Hindi kaya kinanta na tayo ng hayop na yun. Hindi. Hindi niya magagawa yung bobot. Alam niya kung paano ako magalit ako. Kung magpunta kaya tayo sa kanila, ha? Ha? Masid tayo. Para malaman natin kung ano nangyayari, pare, di ba? Sige. Pero, bumatak muna tayo. Binuksan niyo pa ng biglang pinto ng bahay namin. Kahit pala suplada ka, Camille, maganda ka pa rin. Di ba, Bobot? Oo. Kung si Rex ang hinahanap ninyo, matagal na siyang wala dito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Yung kapatid mo, ibinitan ng lakad namin. Pero di pala, hindi naman kami mabibitin ngayon. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo at magpapahinga na ako. Hey, papahinga na raw siya. Hindi siya sumakan na namin magpahinga. Ano? Hindi pa po. Halika. Halika. Iwan mo ako. Halika. Uy, pare. Pumapalag. Pumapalag. Iwan mo ako. Tahimik ka. Ito ko. Nakikita mo ito. Patalim. Tama. Gagamitin ko ito sa paglaslas sa lalamunan mo kapag naingay ka pa. Huwag. Ha? Huwag sa akin. Huwag. Kaya maging mabait ka sa amin, no? Huwag. Ano huwag? Huwag. Hindi maaari. Uy! Mas maganda ka pala kapag siraan ang damit ko. Katang-kitang kaputihan mo. Hindi! Tignan na natin! Makaligtas kaya si Camille kina Andy? Mga nagsiganap, Maynard Nandicho Jr.
Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.